welcome to my channel. If you're new to my channel, please do subscribe and click the notification bell button so that you will be notified when I have a new upload video. Guys, pag-usapan po natin ang tungkol sa ayuda gaya ng nilagay ko sa caption ng videong ito. Kagaya sa atin, karamihan sa ating mga kababayan dyan sa Pilipinas ay nakatanggap na po ng ayuda galing sa ating pamahalaan. Dito po sa Japan, meron po ba kaming matatanggap na ayuda din galing sa bansang Japan? Ang sagot po dyan ay, oo, yes, meron. At masayang-masaya dahil meron. So, ang tanong, magkano ba siya? Totoo ba na 100,000 yen ang ayuda bawat tao? Yes, totoo po siya. It is amounting to 100,000 yen o $930. O sa pera natin ay nagkakahalaga po siya ng 46,000 pesos more or less. Depende po sa rate. Kasi ang rate po nagbabago eh. Lahat po ba kami makakatanggap? Ang makakatanggap po, lahat po kami na nakatira o nagtatrabaho dito sa bansang Japan. Pag ikaw po ay nabigyan ng residency more than 3 months, ay eligible ka po na makatanggap sa ayuda na binibigay ng bansang ito. Ang tanong, paano po ba makukuha ang ayuda na sinasabi ko? May dalawang paraan po paano makuha siya. Kailangan po natin mag-apply para makuha po natin yun. Unang paraan ay through online application. Pangalawa, ang mail application. So, I highly recommend online application. Kailan natin matatanggap ito? It depends upon the local government kung saan tayo nakatira. Kasi depende po yan sa cities. Kung depende sa kanila kung kailan nila i-release yun. Basta within 3, ang deadline ng application ay within 3 months. Dahil po sa pandemic na kinakaharap natin sa ngayon, marami po sa atin ang naghihirap. Financially, halos yung iba wala nang makain dahil walang trabaho, walang income, walang sweldong pumapasok. Pero yung gastusin po ay tuloy-tuloy pa rin. Kasi araw-araw tayong kumakain. Tapos yung mga bayarin natin, hindi po siya nag-stop. Patuloy siya. Pero yung income natin, huminto dahil wala nga tayong trabaho. So walang pasok ng pera. Pero labas na malabas ang pera. Paano tayo mabubuhay pag ganito ang sitwasyon? So malaking pasasalamat natin na ang ating government ay nagbibigay ng financial assistance sa atin. Per person po ang bibigyan ng Japan government. So sakaling marami kayo sa pamilya, may ilang anak, so ang makakatanggap ng lahat ng pera ay yung head of the family, ang tatay po. Pero kung mag-isa ka lang na nakatira sa isang plot mo or apartment, so isang sayo lang din ang matatanggap mo. Ayun po. Maraming salamat sa panonood. Sana ay nakatulong ang video na ito sa ibang mga tao na nandito din sa Japan ngayon.